What's up everyone? Welcome back to my channel. Lalo na sa mga ka-Eternals dyan, yung mga sumusubaybay sa dating Eternal Monarch. Itong video na to ay review para sa episode 5 and 6. Sobrang dami nang nangyari mula nang ipalabas yung dating Eternal Monarch. Ngayon, nasa episode 5 and episode 6 na, ang dami na nangyari. Nakakilala na natin unti-unti yung mga characters, nalalaman na natin yung mga personality nila, marami na rin mga nangyayari na nagbibigay katanungan sa ating mga isip, sa ating mga manonood, mga ka-Eternals. Nalaman din natin nung nakaraang episode or nung episode 5 na si Maximus ay isang babae. Ang tawag sa kanya sa palasyo ay Lady Maximus. Akala ko si Maximus ay isang lalaki. Yung palang tinatawiran na gate ni Lincoln, may path pa pala yun. Dun sa lugar na yun, hindi nag-exist ang hangin, tubig, yung lupa, pati yung oras. Kaya bago makarating sa Kingdom of Korea or sa Republic of Korea, doon muna siya dadaan. Doon muna sila dadaan. Na-experience na ni Teul yung mga naranasan ni Lincoln sa Korea, sa Republic of Korea. Siya naman yung hindi nag-exist doon. Walang mga records, walang kahit na ano. Parang hindi pa din nagsisink in sa kanya lahat. Pero meron din nangyari ng episode 5 na hindi ko ina-expect na mangyayari agad. Nung pumunta si Lincoln sa kwarto ni Teul, akala ko usap-usap lang, pero nag-kiss sila. Mukbang yun? Sarap yun? Gulat na gulat si Teo na parang hindi niya alam yung i-react. Akala ko nga sasampalin na si Lincoln, pero hindi. Hindi siya nagulat. This guy si Teo na guard o parang royal guard ni Lincoln. Dito niyo makikita yung sobrang laki ng budget para sa dating Eternal Monarch. From props, mga damit, mga extra, kahit anong damit bagay kay Lincoln. Meron din yung eksena na si Lincoln ay may kinukonvince na babae, buntis na babae, napatayin yung counterpart niya sa parallel world. Yung pinagbubuntis na ay babae. Hindi ko alam kung kaya din ba nila mag-time travel? Si Taylor ba yung nasa siya ng babae? Kasi babae yung binagbubuntis niya eh. Madami pang tanong sa isip natin mga ka-Eternals na malalaman natin yung sagot kapag pinalabas na yung mga susunod na episode. May sumusunod kay Taylor eh. Luna yung tawag sa kanya. Alam ko kasi, hindi siya nag-exist sa mundo ni Lincoln. Pero bakit may nagsasabi na kamukha daw siya? Si Prime Minister po. Maganda sana siya eh. Pero, ewan ko. Parang, ewan ko strong lang yata yung personality niya. Or talagang gustong gusto niyang mapasakan niya si Lincoln. Ewan ko parang may something sa ugali niya. Then binanggit ko na si Shinji ay may mga kakaibang nightmares. Hindi pa pinapakita kung alin yun eh. Hindi pa pinapakita, wala pa eksena na pinapakita na may nightmare si Shinji. Pero feeling ko, meron siyang connection sa parallel world. Iniisip ko din kung nakakapag-travel ba si Shinji from Republic of Korea hanggang Kingdom of Korea. Or may posibilidad ba na makapag-travel siya? Kasi, man pa Shinji lang ang pwedeng maging susi dun sa gate sa Bamboo Forest. Tapos, iniisip ko din na may connection ba siya kay Lin? Daming tanong. Pero, ang pinaka-napansin ko talaga dito, level up na level up si Lin from Gu Junpyo na sobrang yaman na alam mo yun, tagapagmana ng pamilya nila. Nag-level up siya, naging hari naman siya ngayon na sobrang yaman. Ang daming guard, ang daming kayang gawin, ang daming sport na alam, matalino. Yung sobrang level up niya. Ang OST din na kagaya na sinabi ko dun sa isang video ko about Dating Eternal Monarch review ng episode 1 to 4. Yung kinanta ni Wasa, yung orbit. Pati yung gravity. Yung gravity talaga para siyang OST ng Goblin. Pero yun nga, hindi ko in-expect na yung boses ni Wasa ay pwede palang gamitin na pa-OST. Diba ang galing? Detalyado din ang props ng K-drama na to kasi yung simbolo ng Kingdom of Korea, makikita mo kahit saan kapag yung eksena ay dun sa mundo na yun. From kitchenwares, kotse, mga daan, talagang ginasto sa nila. Tapos ang gusto kong mangyari dun, sana naman si Jambi, bigyan niya din ng love interest dito. Kasi sagot sa mga Secretary Kim, wala siya ka-love team dun. Sana siya din yung maging ka-love team ni Jambi dito sa dating Eternal Monarch. Pinakita ni Lincoln yung ID kay Taylor, hindi siya makapaniwala na yun din yung ID. Yun din yung ID na inisyo sa kanya ng November 11, 2019. Nawala yung ID ni Taylor eh. Hindi ko alam kung sino yung kumuha, kung si Cho Yong ba, or may kumuha ba noon para ibigay kay Prime Minister ko. Ewan ko, bigla na lang nawala yung ID eh. Nagulat din yung head mistress nila. I-comment din natin yung ganda. Pansinin din natin yung ganda. At sobrang detalyado din na opisina ba yun o kwarto ni Lincoln sa palasyo nila. Hindi ko alam kung CGI yung mga books sa gilid, pero alam niyo yung ang ganda ng registro sa camera kapag yung setting or yung location nila ay halatang pinaggastosan. Tapos
matutulala na lang si Seul kasi maaalala niya si Ligon, maaalala niya kiss ni Ligon na lagi nasa isip niya. Isa din sa magandang ugali o magandang katangian ni Ligon bilang hari, handa siyang mamatay para sa nasasakupan niya. Kasi may eksena dito na sinugod sila ng Japan, yung parte ng teritory ng dagat ng Korea, sinugod sila ng Japan. Ngayon, as a king, pumunta din doon si Ligon na naka-uniform sila ni Joyong, Captain Joyong. Alam yun, sana all ng leader ganun na pag sinabi niyang right, willing siyang mamatay or willing siyang ipaglaban yung bansa niya laban sa mga mananakop, diba? Curious din ako dun sa rare earth minerals na ini-export ng Republic of Korea or ng Kingdom of Korea sa iba't ibang bansa. Kasi ang pinakita lang dun ay yung diamond na nasa botones ni Ligon. Ganun pa kayang iba na alam niyo may something na may connection sa storya. Tapos, meron din yung eksena na nagtanim si Teo ng halaman dun sa path na pinagdadaanan nila papuntang alternate world. Tutubo kaya yun? Tingnan natin sa mga susunod na episode. Matalino din to si Lilim. Kaya niya pala pinatay yung counterpart niya na nasa Republic of Korea. Kasi yun yung gagamitin niyang bangkay niya. Pinalabas na napatay na siya doon sa Republic or sa Kingdom of Korea. Pero lumabas na yung autopsy eh. Ang nakalagay doon ay baldado na yung bangkay ever since. Which is hindi naman ganun si Lilim, diba? Naisip ni Ligon na buhay pa nga talaga yung uncle niya. Gusto ko ding i-commend si Wudo Wan. Kasi dalawa yung character na pinoportray niya na sobrang magkaiba ng personality. Si Captain Joyong na seryoso, hindi ngumingiti, na sobrang protective kay Ligon. Tapos yung isa naman, si Yunsuk, na may dalawang anak na sobrang, alam mo yun, kengoy. Tapos may pagkaloko-loko din. Diba parang bilang artista, dalawa yung ginagampanan mo sa isang drama. Kasi kailangan mo daw, may napanood ako dati na interview sa ibang artista dito sa Pilipinas na kailangan na maging isa kayo ng karakter mo. Eh, dalawa yung karakter niya. Diba ang hirap? Wala kang dapat eksena naman is kung may gagawin ka, ipost mo muna. Kasi ang daming tanong sa K-drama na to. Bakit ganito? Bakit ganun yan? Sino to? Sino yan? Bumalik ulit si Ligon sa Republic of Korea. Diba ginagawa niya? Nagawa niyang kanto yung Republic of Korea. Sobrang exciting yung episode sa susunod na linggo. Magkikita si Eunsook tsaka si Joyong. Katulad ng sinabi ko nung nakaraan, sabi ko na eh, feeling ko si Taeul o yung counterpart ni Taeul yung nasa rabbit na jacket. Or baka yun yung si Luna na tinatawag nila. Pero may hula pa rin ako kung sino yung nagligtas sa batang Ligon. It's either si Ligon din yun from another parallel universe or si Shinji. Since may ID sila ni Taeul or may ID siya ni Taeul and parang sila may gusto kay Taeul, malamang isa sa kanila yun. Pero man pa shikchok lang ang susi papunta sa kabilang mundo. Kayo, ewan ko kung anong naisip yung teorya dun. That's it, mga ka-Eternals. Thank you for watching this video. Kayo, anong mga napipredict nyo na mangyayari sa mga susunod na episode ng The King Eternal Monarch? Salamat sa panonood ng video na to. Palagi nyo tatandaan na maghugas ng kamay, palaging magmask, huwag madamot, at maligo palagi. Mag-disinfect din. Malalagpasan natin to. At salamat sa mga nanonood ng videos ko, sa nagtsatsaga, sa mga nagsubscribe. Mahal na mahal ko kayong lahat. Every subscriber na nagsusubscribe sa channel ko, sobrang nagpapasalamat ako sa inyo. Pinapangako ko, walang prank video na ma-upload or ako na i-upload sa channel na to. Kaya natin sa Pilipinas, bangon tayo.